Magandang araw, Kadoks po. Maraming salamat po sa pagbisita nyo sa aking channel. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malulocate ang inyong nawawalan cellphone o di kaya nanakaw yung cellphone sa pamamagitan po ng IMEI sa likod po ng ating mga cellphone. Ang kailangan lang po natin gawin ay ilagay po sa papel yung IMEI o kaya ilagay sa mga computer natin, i-note natin para matatandaan natin yung IMEI. Pagkatapos po, halimbawa cellphone na nabili natin sa kapitbahay natin, malalaman din natin kung naka-blacklist po siya sa pamamagitan ng IMEI. So tara po, tuturuan ko po kayo. I-on nyo po yung inyong data. Pagkatapos, punta po kayo sa Google. Pagkatapos, type nyo po imeipro.info. So ito po sa unahan, click po natin to para mapunta tayo sa site. So ito na po yung site. Jump po sa may enter IMEI number here, enter here. Diyan po natin ilalagay yung IMEI natin. Kopyahin lang po natin kung halimbawa mas maganda po yung IMEI nyo nakalagay sa notes sa mga computer nyo o di kaya na picturean nyo o screenshot nyo yung IMEI nyo, mas maganda po yun. Tapos na pupunta lang po natin yan para ilagay po dun sa box nyo, no, sa hinihingi po ng site. Halimbawa po ito ang akin na napicturean. Halimbawa lang po ito, lagay na po natin dyan. Tapos na ilagay na po natin yan, click nyo po yung I not a robot para mag-check siya. Pagkatapos yung check po sa kanan, dyan sa nilagyan natin na IMEI number, i-click nyo rin po yun. Tapos dadalhin po tayo sa site na to. Tapos ayan, nakikita nyo po, blacklist status, naka-claim po siya. Scroll up nyo po para makita nyo yung nasa box. Ayan po, click nyo po yan. Tapos pupunta po kayo sa dyan sa site na yan. Ayan po. Scroll up pa rin nyo po. Yung mga kita nyo pong bilog na apat na yan, pipilapan nyo po yan. Sipagan nyo lang po kung pilap. Kasi para sa inyo rin po yan. Yung IMEI, katulad ng ginawa natin kaganina, lalagay po natin yung IMEI natin dyan, tapos yung box sa kaliwa, join natin po. Click nyo lang po, pagkatapos, lagay na po natin yung ating IMEI, tapos submit. Submit po, tapos ito, yan po lalabas yung ating mga ano sa cellphone natin, yung kasi hindi po nakalagay yung aking cellphone mga information niya kasi hindi naman po sikat yung cellphone ko, hindi naman siya branded. Tapos yung special signs niya, kung may special sign, lagay niyo po yun. Tapos dito na po tayo sa owner info, halimbawa kung ano nangyari, lost o kaya stolen, click niyo lang po dito sa araw kung kailan siya nawala. Halimbawa, lagay natin yung date na May 30, 2020. Ganyan. Bahala kayo kung anong tamang sabihin. Dito sa lost place, dito nyo ilalagay yung ano, halimbawa saan siya nawala. Halimbawa akin, halimbawa lang po ito, Camarin Road. So, ayan yung map. Pwede nyo siyang i-pinch, zoom in, para makikita nyo kung saan lugar yan. Saan nilagay nyo na lugar. Tapos dito sa mobile operator, yung SIM card niya noon, halimbawa talk and text, lagay niya TNT. Yung lost details, halimbawa naiwan niyo yung cellphone niyo sa bag, halimbawa ganito, type natin. Halimbawa lang po ito, ha. I left my bag on table, then when I got back, my bag was already lost. Already gone. Tapos pindutin nyo po yung next. Sa baba, yung next.
yan, click nyo po yan. Tapos dito na po sa final stage natin gagawin yung name nyo, lagay yung name nyo dyan. Pagkatapos dito sa baba yung lugar, yung country natin, Philippines. Ito po, Philippines. Scroll up yun lang po. At dito po, kung may reward kayo, yes nyo. Kung wala naman, no. At dito, pindutin nyo po yung next. Lalabas po, enter your email account. Enter po natin. Tapos sa baba, enter 4-digit PIN. Mag-i-email po sila sa email natin. Ang 4-digit PIN, lalagay po natin maraming doon. Salamat. Pagkatapos po, pindutin nyo po sa baba, submit. Like, maghihintay na lang po tayo kung ilang araw. Hindi sila mag-i-email kung na-locate na nila yung nakawala natin sa cellphone. So, yun lang po. Sana may natutunan po kayo. Maraming salamat po.